Balik po tayo sa mga balita. Nakaumang na panibagong diplomatic protest na iaain ng gobyerno ng Pilipinas laban sa China. Kasunod ito ng pinakahuli nitong pambubuli sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Kinundi na naman ng mga kalyadong bansa ng Pilipinas ang naturang pangaharas ng China. Weng de la Fuente sa balita. Magaharap ng panibagong diplomatic protest ang Pilipinas laban sa China kaugnay sa panibagong insidente ng panggigipit sa Baho de Masinloc sa West Philippine Sea. Sa ulat, sinabi ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo na magsusumite ang bansa ng protesta sa pamagitan ng Department of Foreign Affairs at ipatatawag si Chinese Ambassador to the Philippines Wang Jilian. Sinabi ng kalihim na malinaw na mayroong legal rights ang bansa kaya't hindi niya maunawaan kung bakit pa ulit-ulit na ginagawa ng China ang mga ilegal na hakbang. Partikular na tinukoy ng kalihim ang ginawang panganyo ng tubig ng China vessel sa barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR na nagpapatrolya sa bahagi ng Baho de Masinloc. Sinabi ng Chinese Embassy sa Maynila na pumasok ang barko ng Pilipinas sa teritoryong pag-aari ng China kaya't umakto ito ng naayon sa kanilang batas. Nagpahayag na ng pagkabahala ang iba't ibang embahada ng mga bansa sa Pilipinas sa pinakabagong aggressive act ng China sa West Philippine Sea. Sa kanyang ex post, sinabi ni U.S. Ambassador to the Philippines Mary Kay Carlson, kinokondena niya ang aksyon at sinabing isinapanganib ng pambobomba ng tubig ng China vessel at dangerous maneuvers nito ang buhay ng mga tripulante at na-disrupt ang Philippine maritime operation sa lugar. Nagpahayag din ang kani-kanilang saloobin ng embahada ng European Union na nagsabing ang aksyon ay taliwas sa isinasaad ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS at International Maritime Safety Regulations. Nanawagan din ng pagtalima sa international law ang embahada ng Finland habang nagpahayag din bahala ang embahada ng New Zealand sa hakbang ng China. Sinabi nitong ang hakbang ay isang banta sa katatagan ng rehiyon at international law. Weng de la Fuente para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa @net25tv.